Masayang ibinahagi ng mga katutubo na talaing mo Davao del Norte at ang mga dating kadre ng komunistang grupo na nakamit nila ang hustisya matapos hatulan ng Tagum City Regional Trial Court Branch 2 sa kasong child abuse at nakulong ng 6 na taon sina Acting Church Partiles Representative Franz Castro, dating bayan muna Partiles Representative Sator Ocampo at 11 iba pang akusado. Hanggang 6 na taon ang pinataw ng pagkakabilanggo sa kanila dahil sa paglalagay umano sa panganib sa mga menor de edad noong Nobyembre 2018. Dahil dito nagkaisa sila at nagsagawa ng victory rally at press conference sa Davao del Norte Sports Complex para ipagdiwang ang conviction ng mga miyembro ng kaliwang grupo. Ang pagpupulong ay pinangunahan ng Mindanao Indigenous Peoples Elders and Leaders kasama ang Kalinaw Southeastern Mindanao, isang dating guro sa paralang sulugpungan at mga magulang ng mga bata na umano'y pinagsamantalahan. Nabatid na inatasan ang hukuman na magbayad sila ng 10,000 pesos bilang civil indemnity at 10,000 bilang moral damages sa bawat menor de edad na may interest na 6% kada taon mula sa pagiging final na desisyon hanggang sa buong pagbabayad. Sa isang 25 pahina desisyon na tukoy ng Tagum Regional Trial Court Branch 2 na may sala sina Castro, Ocampo at 11 iba pa sa paglabag sa Section 10 ng Republic Act of 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at sila'y inatulan ng pagkakabilanggo mula 4 na taon hanggang 6 na taon. Mula dito sa Davao del Norte, Judith Naparan Chavez para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.